Hello guys, magandang araw. So, nandito na naman tayo at nagbabalik sa isang panibagong video, no? Nung nakaraan kong video, yung mga window ang tinakil ko at saka yung mga ibang part nun, part 1, part 2 hanggang part 7 ay nasa description lang sa baba ang mga link nila. Nasa part 8 na tayo ngayon guys. Ito na ang pinaka-final na video na aking gagawin. Ito yung price, yung lahat ng nagastos ko kung hindi man ako nagkakamali sa aking mga kwentada at saka yung mga resibo na nakwenta ko ay andito na lahat. Mayroon din kasama itong konting labor kasi hindi naman natin kaya na lahat ay DIY gaya ng pag-finishing. Kailangan kasi ng expertise yung pag-finishing ng dingding. So hindi namin kaya yon. So sinama ko dito yung labor pati yung paggawa ng pundasyon kasi hindi din kaya yun na ikaw lang mag-isa, kailangan mo ng assistant. At maging sa pagkabit ng mga pagasinta ng bakal, may assistant din ang tatay ko na gumawa nung ginawa niya ito. Medyo malaki-laki din ang nagastos natin sa labor kahit na DIY lang ito. Pero ganun pa man, malaki-laki rin ang ating natipid. Lumindol po dito ngayon, 6.8 ba yun na magnitude? Malakas siya, pero dalawang beses nang lumindol ng ganun kalakas, 6.8. Ngayon, nung nakaraan, 6.6 ba yun? Mga dalawang araw lang ang nakalipas, meron na namang lindol. So, okay naman yung bahay na to. Hindi pa naman siguro talagang malakas yung lindol na yun para itong bahay na to ay ma-damage. So, ingat sa lahat ng mga kapatid natin dyan na nasa sentro, yung sentro ng epicenter ng sa Tulunan yata yon, Tulunan South Cotabato ba yon? Sana ay keep safe po guys at mag-ingat at sana ay nasa maayos ang mga kalagayan ninyo. So dito tayo na sa ating video, tuloy tayo. So sa haligi guys, gumastos ako ng 6 na pipe, yung tag 3 inches ang diameter na pipe. Medyo makapal siya kasi haligi siya. 6, tag 1,569. Gumastos ako ng 9,414. Bumili din ako ng 40 piraso na angle bar. Tag 330 ang isa, yung ginamit yata namin to paggawa ng trusses. So, nasa 13,200. 35 na si Parlins na galvanized. Hindi ko malaman ang presyo niya kasi yung resibo walang nakalagay na price. Pagpalagay na lang natin 400 kasi yung hindi galvanized nasa 356. So, pagpalagay natin 400 each. 35 piraso nun, 14,000 ang aking nagasto. Sa palibot ng bahay na to, yung dinding sa second floor, gumastos ako ng 26 na hardiplex. Hindi kasama itong division na ginawa ko, itong kwarto. So yan, 26 na hardiplex, tag 325 ang isa, 8,450. Tapos gumastos ako ng 10 cubic wrap mix na graba, tag 600 per cubic, 6,000 ang nagastos ko. Bumili din kami ng 9 cubic coarse sand, 600 per cubic, pareho lang sila ng price, nasa 5,400. 30 bag cement, tag 240 per bag, so 7,200 ang aking nagasto. 20 piraso na 10 mm na kabilya. Sa tingin ko ito yung ginamit sa paggawa ng mga beam dyan sa lupa, pati na yung kanyang puting at pundasyon. 20 piraso na kabilya, 10 mm, 1,840. Tapos yung paggawa ng flooring, kasi nagpakyaw kami ng tatlong tao nyan, sila ang nagawa nyan, pundasyon, beam. Ang tatay ko lang ang parang nag-ano sa kanila, ganito ang gawin, ganito. Tapos yun, nagawa yung flooring, 20,000 ang aking labor doon. Hindi kasama materials doon guys, 20,000 ang pakyaw ng labor. Na ano ko yata siya, natawaran ko ng 18,000. Tapos CR, ang nagastos ko sa CR, lahat-lahat, tiles, bowl, yung pintuan, pati yung mga hollow blocks doon, yung tile sa mga PVC pipe, nasa 8,190. Pwera pa pala doon ang septic tank labor. So yan guys, medyo malaki-laki yun, 6,000 ang aking septic tank labor. Tapos gumastos ako ng 700 na hollow block, tag 60 ng isa kasi yung hollow block na yun guys, matibay yung binili namin, hindi siya basta-bastang nagigiba. Kung nakita nyo yun sa nakaraan kong video, pinakita ko yun siya. Ipo-post ko na lang yung video. Yan, kung nakikita nyo yan. Yan siya, pwede yan siyang idam.
kahit idam siya, hindi siya masira. Kunwari, pag deliver nila, ilagay nila sa dump truck, tapos idam lang nila, hindi siya nababasag. So, mahal siya, 60 ng isa. Hindi pwedeng i-deliver nila nang hindi umabot sa 700 yung nabili mo. Ang nabili ko, 700. Siguro ang nagamit ko doon, nasa mga 600 lang. May mga sobra yun na 100. All in all, nagasto ko sa Lublak ngayon, 11,200. Second floor, yung kasama na yung paggawa namin ng mga 25,876. Itong second floor, yung plywood niya, yung mga purlins, kasama na ang trusses, 25,876. Roofing at kisame, 35,763. Room division, itong ginawa kong room, dalawa, nag-division ako, nasa 7,171 ang aking nagasto. Materialis lang yan, kasi ako lang ang gumawa. Tapos, window jam, angelusi, yung nakaraan kong video, yung part 7, 19,300. Ang aking nagasto. Door jam, yakal, nandun sa baba, yung pinaka-main door ko, tag 2,700. Two door jam na yung lawaan, yung dito sa aking ginawa na division, tag 2,000 ang isa. Three door panel, yan, 5,600. Tapos, meron pang mga resibo na hindi ko na ma-account kung para saan sila, anong pinagamitan, kasi hindi ko alam kung ano nila. Ang ginawa ko doon, giplus-plus ko lahat, umabot siya ng 92,538. So, itong kwintada kong lahat ng ito, guys, ang nagastos ko sa materials ay nasa 303,350. Pero, sa aking palagay, umabot ito ng nasa 400. So, yung mga sinabi ko nung nakaraan na 500 ang nagastos ko, hindi po, nasa 400 lang siguro or something na maliit lang na plus. Sa tingin ko, guys, kung gagawa kayo ng bahay na kagaya nito at exactly na ganito rin kalaki at two-story, kumbaga, siguro ang gagastusin nyo nasa 350 lang, lahat-lahat na yon or 300. Ako kasi ay namahalan dito sa lugar namin kasi yung location ko, hindi makapasok ang sasakyan. So, kailangan ibaba doon sa unahan, mga 200 meters away pa dito sa aking bahay, ibaba doon ang mga materialis, tapos magbabayad ka na naman ng tao para hakutin yung mga materials papunta dito sa bahay. So, doble ang gastos sa transpo. Magbayad ka ng galing doon sa bodega ng nagbenta, magbayad ka papunta dito. Pagpakyaw ka pa ng sasakyan. Pagdating dyan, ibaba dyan sa unahan. Malayo pa, mga 200 to 300 meters mula dito. Magbabayad ka na naman ng mga tao para maghakot. Kung ang inyong lugar, guys, ay hindi kagaya nitong akin na pagdating ng materialis, ibaba lang dyan na mas makakamura kayo. Siguro nasa mga 300 or 350 lang ang magastos nyo. Kailangan nyo din ng katulong ng alalay. Hindi pwede na kayo lang, dalawa kayo ng tatay mo or pera na lang kung ano kayo, buong pamilya kayo, pagtutulong-tulungan nyo, siguro kaya. Pero hindi talaga lahat kayang i-DIY kasi hindi naman tayo master ng lahat. Hindi pwede, hindi mo magagawa na magiging master mo yan lahat. Add ko rin pala yung materialis ng aking electrical, umabot ako ng mga 12,000. So yung total niyan nasa mga 300, 15,000. I-add mo pa yung mga additional na mga gasolina, transpo, bayad sa tao. Yan. So ang aking rough estimate nasa 400 or 350 ang aking nagasto. So yan, sana ay naging informative sa inyo at magkaroon kayo ng idea. Itong bahay ko ay sinasabi ko lagi, 10 by 25 feet ang kanyang laki at kanyang haba. Yan. At tapos, 2-story siya. Bakal ang kanyang structure. Pati yung dito sa mga sipar lens ang gamit. So, shout out no, Becky Luna, Leslie Serfino, salamat. Renan Helbuela, sabi niya, yung iba sir, diretso nakabit semento, hindi na nilalagyan window jam, o meron ngang mga bintana, tama. Meron nga mga bintana na diretso na siya sa semento, wala nang window jam. Kung magagawa niyo yun, mas makakatipid kayo kasi hindi nyo na kailangan bumili ng window jam. Salamat, Gilbert Salvador, Gerald Tuyugan, Lorna Casbadillo, salamat sa support nyo sa aking channel. Guys, keep up the support at salamat din sa mga comment ninyo. Nasa papunta na tayong 10,000 at sana'y ako'y nakatulong sa inyo sa last episode na ito sa mga price na aking binigay. Hanggang sa susunod, guys, salamat sa support, keep safe, lalo na yung mga kapatid natin dyan sa Cotabato na area, sa Kinapawan,
yung natamaan ng lindol. Salamat guys!